Nahilo, nagsuka, at nakaranas ng labis na pagdurumi. Ito ang nangyari sa 22 isinugod sa ospital ng Tondo sa Maynila kagabi. Bago nagkasakit, lahat sila kumain ng inihaw na paninda ni Divina Caballero. Kaya suspetsya nila na lason sila sa kanilang kinain. Kumain kami ng family ko ng inihaw. Tapos after 1 hour, yun, parang nakaramdam kami ng pagkahilo. Tapos susuka ang mga anak. Ang magkapatid namang AJ at Angela Junicio, bumili ng inihaw na pang-ulam. Napansin daw nilang kakaiba ang lasa ng sawsawang suka. Parang bumubula po yung suka. Tapos ano yun? Yung lasa? Ano, parang ano po siya, mapakula, tapos parang may lasang chlorine, ganun po. Ganito rin ang napansin ng isa pang biktimang si Carlos de la Cruz. Parang yung suka nila, parang iba yung lasa ng suka eh. Pati mismong mga kamag-anak ng inihaw vendor na ospital din. Kung nagpaluto po kay mama ng dalawang isaw, tas yun na po. Panawagan ng mga biktima. Sana po maging maingat po kayo sa mga binibenta nyo kasi po, hindi nyo po alam, na-apekta na po kami. Katulad po sa akin po, bukas po kasi midterm ko po eh. Hindi po ako makakapunta. Depensa ng nagtitinda ng inihaw, iba yung pag-iingat naman ang kanyang ginagawa sa kanyang pagtitinda. Araw-araw ko pong ginagawa po yun. Kaya alam ko malinis po talaga. Mas giluto. Inuulit ko pang niluluto po yun para mas masarap. Ang suka naman daw na sausawan, binili lang niya sa palengke. Humihingi siya ng pasensya sa lahat ng naospital. Masakit din sa kalooban ko po nang dahil sa nangyari. Pero hindi ko po talaga sinasadya. Dahil pati mga pamilya ko po nadamay po rin po. Hawak ng MPD Station 7 si Caballero habang iniimbestigahan ang insidente. Magpapadala ng sample food ng naturang suka sa Food and Drug Administration para masuri. Katrina Son, nakatutok, 24 oras.